aral mga kapatid, sa series natin, Abide and Bear Fruit, Grow, Glow, and Go series po, kapatid. We have studied po the last time, kapatid, na as we abide, we must bear fruit. And that fruit is a fruit that abides. No? And then, pag sinabi yung fruit that abides, again, we have learned that it's all about making disciples, mga kapatid. Now, this is not just expected for pastors or missionaries or elders or deacons, but to all of God's children, all of Christ's followers. So yung task of making disciples is not about you are called to be pastors or missionaries or leaders. Mga kapatid, yan po ay binilid sa bawat anak ng Diyos at sumusunod sa Diyos. No? So, pakikalabit nyo yung katabi nyo. Anak ka ba ng Diyos? Binilid sa inyo yan. Ha? Now, sabi sa Psalms chapter 1, verses 1 to 3, sabi niya, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sit in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Gusto niyo ba maging prosperous, mga kapatid? Amen. Amen? Pero meron mga conditions eh. Ang sabi ko dyan, his delight is in the law of the Lord. Hindi doon natapos. And on his law, he meditates what? Day and night. So ano ibig sabihin mga kapatid? Ang words po ng law, words po ng Lord, ito po mismo ang siyang bumubuhay sa isang mananampalataya. Now, let us move on, mga kapatid, sa second part. Grow. Sabi ko sa grow pala po, sa Ephesians 4:13-16, I'm sorry. As a review, we are commanded to grow. Mga kapatid, Ephesians 4:15, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. So, ang bawat po, nananampalataya ay inuutusan po na lumago, lumaki. No? And then, God is commanding us to grow up, to fully grow, to be adult, to be mature. Alam niyo, isang matured na tao, responsableng tao yan. Hello? Kasi yung bata, we cannot expect them to be responsible. Bata nga ho eh. But you know, nagugulat ho ako ngayon sa mga kabataan because even at their young age, as early as their young age, they are learning to be responsible. Dahil pa ho yung mga may edad, minsan. Minsan yung mga may edad pa napapaalalahanan. So ano sinasabi sa atin ng Lord? Dito, sa part na ito, hey, inaasahan kita, I am commanding you, inutusan kita, magtumanda ka, ha? Lumago ka. And then, we have also learned that not to grow is a sin. Pag hindi ho tayo lumalago, hindi ho tayo nagbubunga, o lumalago, mga kapatid, it's a sin. Kasalanan po ito. Mga kapatid, ako ay nakikiusap sa inyo, lumago kayo. Because this is a command. I will not be a pastor if I will not be reminding you of His command. Number two, we are expected to grow just like our Lord Jesus Christ. Ephesians 4:13, this will continue until we are united by our faith and by our understanding of the Son of God. Then we will be mature just as Christ is and we'll be completely like Him.
nag-aaway doon dito sa harapan. Doon pala po tayo sa grove. They're starting to fight. So we are to grow to be like Christ. Pag-aralan din natin mga kapatid, 5 means of growth. Very briefly, sabi diyan, first, we need to read the Bible. 1 Peter 2:2. The most important thing in the life of a believer is the Word of God. It's like fertilizer, it's like minerals sa atin. Without the Word of God, we will not grow. Kaya sa totoo lang mga kapatid, kung hindi po tayo nagugutom o nauuhaw sa salita ng Diyos, there is a problem. Alam niyo, nung araw nakakatuwa eh. Dahil nung araw, the first time that we met Christ, nandun po yung uhaw at gutom natin. But as we go along with our lives, pansinin natin mga sarili natin mga kapatid, hinahanap pa ba natin ang salita ng Diyos? Hindi lang natin basta hinahanap. Sinusunod pa natin. Hello! Sinusunod ba natin ito? Ginagawa ba natin ito sa ating buhay? And then after nun, sinasamahan nun natin ang panalangin. And then after nun, yung pong pagbabasa ng salita ng Diyos, pagka, alam niyo, habang tayo natututo sa salita ng Diyos, habang tayo nananalangin, the more that we ask, the more that we hunger for worship for God. And then we look for fellowship, tendency natin, you know? Ito ang problem natin eh. Ito, alam niyo, sa totoo lang sa school namin, we are always reminded by our president, sinasabi niya ganito, ito ang problema sa mga nag-aaral. The more that they learn, the more that they stay away from the Word of God. Alam mo, ganito yan eh. One time, meron po magkaklase. Nasa Bible school sila. And then, sila po ay required na tinatawag na mag-render ng service sa school. At part po ng pag-render ng service nila sa school, naglilinis po sila ng banyo ng school. And then, alam nyo, Itong isang tumagkaklase, sabang sila naglilinis ng banyo ng school, ang sabi mo na isa ganito, how dare them task me in this job? Sabi niya, I have a masteral in theology. I am now currently enrolled in my PhD. Bakit niya na ako pinaglilinis ng banyo? Alam niyo, sabi ng kaklase niya, we do not get the point. The more that you learn, the more that you serve the Lord. Hello? Sa mga nag-aaral ko ng discipleship, sa dami-dami na ho na natututunan ninyo, i-weigh nga ho natin, sarili natin, how far have we served the Lord? Baka naman puro dito lang, and then later on, oh, graduate ako ng discipleship. Oh, ano? Oh, sino nalaman dibati dyan? Oh, dibati pala, hanap. Brothers and sisters, we are learning for us to apply those things in life. Kaya nga ako sinasabi sa amin ng president namin, good theology, if not applied, that's then theology. Kahit na anong galing, kahit na ang gundo ng topic, wow, ang dami kong natutunan. Yes, hindi ko pa ito narinig sa iba. Yes, ang galing, buti na lang nandito ako. And then after nun, ano na? It's all about here. Hindi na ho bumaba sa mga kamay, sa mga paa, hindi na ho tinibok ng puso. We long for fellowship. And after nun, hindi na tayo makatiis. Wow, wow. At alam nyo, ang buti na pa. Ang grasya ng Lord talaga, ang bumubuhay sa akin. Wow.
tao. And then, alam mo, tuwing may makakausap sa iba, alam mo ba ang baybay ng Lord sa akin? Alam mo ba yun? We will be starting to witness for the Lord. Mga kapatid, hindi po magiging lubusan ang ating paglago sa ating Panginoon if we will not be witnessing for the Lord. Ulitin ko po ito. You will be forever a bonsai plant. Hello! Ang tunay o sukatan para po tayo ay lumalago, we are witnessing for the Lord. Kaya itigil hunin niyo yung inyong pananalangin. Tigil hunin niyo yung pag-aaral ng salita kung hindi naman kayo mag-witness sa Lord. Kasi masyado tayo, no, ethnocentric, alam mo, sentro lang lagi sa iyo, oh Lord. Pero sa totoo lang, you do not witness for the Lord. Paano yun? Paano mo mapabalansin yung bagay? Paano, kapatid? Tell me. Alam mo, pagkaharap natin ibang tao, naduduwag na, oh. Tatapag natin, Lord, alam niyo, sa totoo lang, you know, alam niyo mga Christians ngayon, pagdating mo sa mga opisina, ang tatapang. Pagdating mo sa mga trabaho, ang tatapang. Fighter ho yung mga yan, sa totoo lang. Lalo na ho, pag pinag-uusapan ng overtime pay, fighter yan. Pero pagdating mo sa church na lili, ngayon ganito eh. Ganito mga Christians ngayon eh. Dahil ako ay may trabaho, I am privileged to be late. You are forgetting one thing. This is not about you. This is about the Lord. Alam niyo, sa totoo lang, sabi sa akin minsan eh. May nag-commento sa akin mga kapatid sa inyo. Alam mo, pastor, ang bigat mong magsalita. Alam mo, sabi ko sa kanya, kapatid, siguro tinatamaan ka lang. Kasi mas kabado ako pagka hindi mo naramdaman yan eh. Nasundan yan. Ibig sabihin, point. Pero pag naramdaman bigat, sabi ko, sakit naman. Remember, always, a general rule, truth always hurts. Tama ba? Ang katotohanan po ay laging masakit. Halo? Now, let's move on. Nakakita na ba kayo ng punong ganito? Once in your life, nakakita na kayo ng ganyang puno? Alam niyo, ang taba-tabang puno, ang laki-laki, mukhang matanda, pero wala namang, alam niyo, ganyan, oh. Tapos yung background pa, madilim na una. Tapos eh, lumigihim pa yung shhh. Tapos biglang pang nakita na kayo gano'n. Ano, nalagay na ba yung kayo sa sarili ganyan sa ano, sight? Di ba spooky? Diba? Parang nitigdigan ako ng balahibo rito. Creepy. Diba? Tapos biglang mag-i-imagine na, makakita ko ng puti ito na. Eh, alin nyo sa likod ko, alin nyo pala yun. Minalinig akong bumulong eh. Mahijas, huwag ka pa nun na. Ano sa tingin nyo yung ganitong puto, mga kapatid? If I were to ask you, ano sa tingin nyo itong puno nito? It has grown up, but never glowing. Nandiyan siya, nakatayo, pero sa totoo lang, patay siya tingnan. Nasusundan niya. Now,
means of growth, we will not grow completely. This is not the will of God for us. The will of God for us is to grow. That leads us to our next part. Introduction pa lang. Glow. If you have your Bibles with you, kindly open it with me in Matthew 5, 14 to 16. Matthew 5, 14 to 16. If you're there, just say amen. Allow me to read it with you in English Standard Version. Can we all rise up for the reading of the Word? You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Not two people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. Verse 16. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Let us pray. Father, thank you so much for this time. Thank you for allowing us, giving us the opportunity to gather as your church. Once again, our desire is to learn from your words, Lord. We beg and we ask the Holy Spirit. Anong Espiritu, kumilos ka po sa lugar na ito. Bigyan mo po kami ng kakayanan, manunawaan ang iyong salita, Lord. Ipaunawa mo po sa amin ang iyong salita. At gawin mo rin po kami, Panginoon, mga fertile soil. Mga puso namin so that, Lord, ang iyong iahasik na mga salita ngayon ay tutubo, lalago, magbubunga sa amin, Panginoon. Madal na Espiritu, huwag po kaming hayaang umalis sa lugar na ito nang hindi po kami nakakapag-ilig sa iyo, O Diyos. Tuluhan mo po kami, Panginoon. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, my God, my Rock, my Redeemer. Itago mo po ako sa likuran ng iyo. Panginoong Jesus, kayo po ang makita, hindi po. This is our prayer in our Lord's name, Jesus Christ. Amen. Tayo pumakaw po na ito. Now, of course, glow, mapapansin ninyo mga kapatid. Nakita na po kayo ng last summer lang, nakita po ba kayo ng puno on your left? On your left. Nakita na ba kayo ng mga ng punong ganito? Yung, alam nyo yung hitik na hitik sa bunga. Like a mango tree. Have you witnessed such a tree? Halos mabalali na po yung mga sanga niya sa dami ng bunga niya. Hindi ba tuwing makakakita tayo ng ganyan, yung sabihin natin, nakakatuwa naman itong punong ito. Galing, ang cute. Di ba? Sasabihin mo, wow naman, ang healthy naman itong tree na ito. Di ba? Now, on your right naman, last December siguro may mga nakita tayo ganitong puno, di ba? May punong-puno ng ilaw. Right? Anong point dito? Sa umaga, there is life. Sa gabi, that tree has also life. So, ang point ngayon, mga kapatid, na sinasabi ngayon ng Lord Jesus Christ sa Matthew 5, no, show forth that you have light. Pakita mo. Kaya nga sabi niya, you are the light. No? Let your light shine upon before me. Ano sinasabi ng Lord? Pakita mo may buhay. Hello?
Our lives as children of God, followers of Christ, disciples of the Lord, must be manifested. Nakikita sa buhay natin, mga kapatid. Alam mo, sa totoo lang, gustong-gusto ko yung kanta ni Gary Valenciano. Yung gaya ng dati. Ang ganda eh. Ano sinasabi niya? Dati-dati. Diba? Laman ng puso mo ay ang pangalan. No, pangalan ko. Lagi ako sa isip mo. That is John 15 now. Diba? I am the vine. You are the branches. And then sabi niya sa following verses, apart from me, you cannot do nothing. Alam, sabi niya, gaya ng dati. Dati, alam mo, nai-enjoy mo yung paru-paro, nai-enjoy mo yung bulaklak. Alam mo, kahit na may problema ka, nai-enjoy mo yung nature because you are very much secure with my promises to you. Yung presence ko is enough for you as a source of your joy in life. Nasusundan niyo? Ang isa mong Kristiyano, sa totoo lang, pagka tayo po ay nakatungtong sa salita ng Diyos at tayo po talaga ay, alam niyo, tunay na tiwalang-tiwala sa pangako ng Diyos, I'm telling you, kahit na ano ang problema ng tao ito, ano man ang kakulangan niya, still this person will find joy in his life because he has Jesus Christ in his life. Ito yung person na alam niyo mga kapatid na every time na nag-aaral ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos hindi lamang mo sa isip, bumababa sa puso, and this word, alam niyo, nagmamanifest sa life niya. Nakikita, hindi niya na kailangan buksan ang kanyang bibig, hindi na kailangan magmayabang na may alam siya, kasi nakikita ng tao sa kanya, he is really dependent on the Word of God. Kaya nga ho, manifesting sa tayo, mga kapatid. Sinasabi, we are not just to grow, but we are to glow. Yung dati mong ginagawa, dapat ka lalo pang sumisipag, dapat ka lalo lumalalim. Hindi yung nag-umpisa ka sa mahinit, palamig ka ng palamig. Nag-umpisa ka sa mahinit, painit ka ng painit. That's glowing. Kaya nga sabi ng Lord, di ba, doon sa mayaman, hey, sabi niya, teacher, how can I follow you? Oh, okay. Do you know the commandments? Yes, I've been doing that ever since. Yapa. Bawat isa dyan, ginagawa ka. Okay. Sabi ng Lord ganito. Isa na lang ang kailangan mong gawin. What's that, teacher? Go back and sell your possession and give it to the poor. Ano sabi ng bala ng mayaman? Ah, Lord, sandali lang, ha? Sandali lang. Sabay tumigod. Patingin niyo ba intention talaga ng Lord na doon sa mayaman na yun, pamigay niya yung kayamanan? No. Ang pinapoint out ng Lord dito, sinungaling ka. Kala ko ba ginagawa mo ang 10 commandments? Pero bakit yata commandment number 1 palang bagsak ka na? Thou shalt not have no other God before me. Ulitin ko ito. Thou shalt not have no other God before me. Mga kapatid, forgive me. Pero, anumang bagay ang binubuhusan mo ng sobrang panaw mo, that is your God. And the Lord only deserves all our devotion. Kapag di mo na nabalance yan, kapatid, may problema na. You have been going far to the word of the Lord. Lumalayo ka na. Pansinin mo lang ang sarili mo eh. Just give a survey. Dati, ano ba ako dati? When I met the Lord, ano ba ako dati?
I-list down mo lang eh. And then, nasa na ba ako ngayon? I-list down mo lang, makikita mo, ang layo na pala. Have you gone cold? Or have you grown hotter for the Lord? In our lives, brothers and sisters, it is expected that this, the things. One time I was rebuked, mga kapatid, eh, kasi, alam niyo, sabi sa akin ng isang pastor, alam mo, Pastor Rumel, nakikita ko you are a sharp person. Magaling ka. Nakikita ko, I mean, you can handle all theological issues and biblical issues. I know that. But one thing that I would like to remind you, Pastor Rumel, sabi niya sa akin, make sure na yung manatututunan mo sa salita ng Diyos na i-experience mo sa life. Ano ibig sabihin? Ano gusto niya sabihin? Gusto niya sabihin, alam mo, pagka natututo ka sa mga katotohanan ng salita, alam mo natin, ramdam mo, nakikita sa buhay mo. Ilang beses na natin ang pinag-aaralan, it is a command. Go and make disciples. It is a command. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Do we really understand that? And upon understanding that, brothers and sisters, kanya na ba ang nararamdaman nga natin tungkol sa Diyos? Para tayong sa Zacchaeus, nung na-meet ang Lord Jesus Christ, sinabi niya, alright, Lord, kung sino man ang niloko ko, babalikan ko, eh, babalik ko sa kanila 10 times. That is manifestation of the Word of God. Baka naman, pag tinanong lang tayo, marami lang tayong alam. Pero yung mga nalalaman natin, hindi natin na-apply. Knowing is one thing, but the bigger thing is applying those things in our lives. Ulitin ko to. How can you grow if you do not know? Now, upon knowing, kailangan mag-manifest sa life. You do not just teach. It must be seen in your life. Sabi nga, that is the meaning of light. It reveals. It shows. It points out. It gives direction. It instructs. It shows the truth. Brothers and sisters, masasabi na nga ba ng ating mga kapitbahay that we are different from the world? Masasabi na nga ba nila? May ba tayo ba naglalakad sa kalye? I mean, pag tinignan ba tayo ng tao, sasabihin natin, this person, he's different from the rest. Ma-identify na ba? Pag tayo nasa opisina, I mean, masasabi ba talaga agad ng tao natin, this person has Jesus Christ in his life? There's something different with this person. Ano kaya yun? Yung mga boss ba natin, I mean, pagka tayo ba'y kaharap, I mean, naiba, iba ang tingin nila sa atin. Yung mga teachers natin, yung mga office mates natin, yung mga classmates natin. Yung mga kasama natin sa trabaho, are we different from them? That is being the light. O baka naman parang pagtitigabi tayo sa kanila, parang sinabing, ah, same banana. Pareho lang pala. Pa-Bible, Bible pa. Sa opening, maglilig pa ng prayer. Kakanta pa. Hihirit pa ng isa. At then, pag tinignan yung buhay, ang layo naman talaga sa word ng Lord. Pag nakikita pa tayo ng world, mga kapatid, does this life show Jesus Christ? Does our life point to the cross?
Hindi ako galit. Dynamic lang. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, hindi ko na, ay ka na, nahihirapan na ako i-reconcile sino ba ang Christian sa hindi Christian. Pagka Christian mo lang, dumadami privilege. Ang Lord mas nagiging gracious sa akin. Kung sinar ako gracious ang Lord, nung Christian ako mas gracious ang Lord kasi anak niya na ako, mali na interpretation. Thus, making Christians different from the world. In our dealings, in our talks, lumalabas ba yan sa bibig natin? I mean, pag tayo ka pumupunta sa tindahan, magkano ho ito? 10 piso? Oh, 2 piso lang yan. Oh, ito na, piso, magkasundo na tayo. Tago pa na. Meron pa iba? Hindi ba tama? Huwag mo na sabihin kay Pastor, okay na yan. Bakit sa tingin mo si Pastor magagalit sa inyo? Sino ba witness nyo? Ang Lord. Okay lang yan, hindi man nakikita ni Pastor. Okay lang talaga, si Lord naman nakakakita eh. Hello? Okay lang yan, wala naman ako sa church. Ayos lang yan. Anong diferensya natin ngayon, mga Christians sa world? Meron pa ba? Inahanap pa ba talaga natin ang salita ng Diyos? Nauuha, nandiyan pa ba ngayong uhaw at gutom sa atin? Sa salita ng Diyos? Listen to this carefully, church. Kapag ka ang appetite mo for the Word of God is going little and little and little and little, you have a big problem. Malaki na ang problema mo. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos sa iyo ay tradisyon na lang. Practice na lang. Hindi na siya nakakapag-grow at nakakapag-glow. Nasusundan niyo? Sabi sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Why do you do good works? So that people will praise you? So that people will say, ang buti ng tao to, galing. Ang maawain, matulungin. No. As children of God, all our good works must point to our Father. Kaya sa totoo lang, mga kapatid, pag gumagawa kayo na mabuti, huwag nyo na ipagkalat. Maaari, huwag nyo na rin makita. First, we are created and saved to do good works for God's pleasure. Tayo po ay nilikha at tayo po ay niligtas ng ating Panginoon para sa mga mabubuting gawa, para sa kaitutuwa ng ating Diyos. Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So even before, bago pa man tayo nilikha, we are already being prepared for good works for the Lord. So ano yung inaasahan sa atin? We are to walk in them. Yan dapat ang ating direksyon na kinukuha.
We are not saved just for us not to suffer hell for eternity. We are saved for good works for the pleasure of our Father. So this is not about you. This is not about me. But it's again about our God. Nasusundan ninyo? Second, we are empowered to do good works for God's pleasure. Baka naman sabihin natin kasi, aking means, logistics ko. No. Sinigurado ng ating Lord na sa kanyang pagkakalikha at sa kanyang pagkakaligtas sa atin, sinigurado niya, we are empowered. Philippians 2:13. For it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Alam niyo kung bakit sinasabi ito ni Paul? Para huwag natin maisip na tayo magaling. Na tayo ang bida. Sinasabi ho ni Paul ito, hey, yung kakayanan mo, hindi rin galing sa'yo yan. Sa Diyos din. Kapatid, come and join me sa opening your Bibles. Wala po dyan sa PowerPoint yan. Kindly open your Bibles at Deuteronomy chapter 8, verse 18. Deuteronomy chapter 8, 18. Kung kayo po nandun na, just say amen. Enjoy. Sumunod na lang po kayo sa akin as I read the word. Allow me to read it with you in English Standard Version. Look here. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers as it is this day. It's the same thing. Kahit ho dun sa ating pagkita, kahit sa pagyaman natin, dapat ho mga anak ng Diyos, isa ang nasa isip at nasa puso. Hey, hindi ka magaling. Hey, hindi ka nagsikap. Hey, hindi ikaw nagtyaga. Because kaya ka ba nagtakapagtyaga, kaya ka ba nakapagsisipan, kaya kayo mayaman, because God has given you the power. So do not ever forget the source of your power. At dito rin mababalansin mga kapatid, do not ever make an excuse of your word in serving the Lord. Again, He gives us the power to get wealth. Pag kinuha na ng Lord yung lakas mo, pag kinuha na ng Lord yung talino mo, pag kinuha na ng Lord yung network mo, tapos ka na. What has left you with? Anong meron ka? Patutunayan ng Lord, I am who I am. I am not saying here that you don't have to work. I am not even saying here that you leave your works. What I'm saying here that itama mo pananaw mo kapatid sa bagay na to. Number three, we are fully pleasing God with good works and we will know more of Him. Colossians 1:10, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God.
brothers and sisters, we can only please the Lord only by doing good works. Wala nang iba. It's either we do this or we do that. If we do this, we will be blessed. If we do that, we will be cursed. Number four, we are commanded to do good works being God's people. The saying is trustworthy, and I want to insist on this thing so that those who have believed in God, ano sabi dyan? May be careful to devote themselves to do good works. In number four po, is entirely specifically for the children of God. So pagka sinasabi natin tayo ay Christian, then tayo ay anak ng Diyos, then, so that those who have believed in God may be careful to devote themselves to do good things. Napansin niyo yung isang word dyan na meron? Devote. Ano man ang mangyari, gagawa ako nito. Sabi sa Titus 3:14, and let your people learn to devote themselves to good works so as to help cases of urgent need and not be unfruitful. Now, to whom we are to do good works? Kanino nga ba tayo gagawa ng good works? Sabi sa Galatians 6:10, so then as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. First, kanino nga ba? In the household of faith. Kasi bigyan natin ng emphasis yung word ni Paul. Says, yung word niya, especially. Meaning to say, this is more important than the former. To do to those who are of the household of faith. So ating pangunahin na, alam niyo, natutulungan lagi yung ating mong kapananampalataya. And then, next to everyone. So, sinasabi lang ni Paul dito, a matter of priority. Nasusunod niyo? Of course, hindi naman ho tayo sa inyaman nila, Henry C. Para matulungan lahat. So, tinutulungan na rin tayo ng word ng Lord. Sinasabi niya, this is how you do it. This is how you prioritize things. So first, tingnan muna natin yung kapatid natin sa pananampalataya. And then, second, the rest. So when are we to do good works? Kailan nga ba tayo gagawa ng good works? Again, Galatians 6:10, sabi rin. So then, as we have opportunity to let us do good. Ano sinasabi sa atin ng word ng Lord? Sabi sa CEV, we should help people whenever we can. Alam niyo ibig sabihin nito, mga kapatid? Pag sinabi ko kasi yung every opportunity, ito ang gusto sabihin. Sinasabi ko ni Paul sa atin, help people whenever we can. Mga kapatid, wag ho natin pilitin kung hindi kaya. Problema ho sa atin, pangungutang pa. Ang papapahiram po, yung kaya natin on our own. Natusundan niya, wag ho lalakas sa loob ninyo yung panghiram. Kasi sabi ho ng Bible, we should help people whenever we can. Sabi pa nga, let's go back sa ESV. Opportunity
pag sinabi ng opportunity, at this particular time, do I have the resources to extend help? That's the question. Do I have? Second, does he has the right reason for me to help him? Tama ba yung rason niya kung paglapit niya sa atin para humingi ng tulong? Susundan ninyo? Pero mga kapatid, hindi naman kung sa lahat ng oras, tama ang rason. Kailangan niya bigyan niyo ng wisdom yung humingi ng tulong. Baka naman hindi ho pera sa lahat ng oras. Pahingi ho akong pera, bibili ako ng bigas. Ah, may extra ko bigas. Oh, ito, bigas. Hindi ho pera eh. Kahit ibigas ang kailangan mo, pera. So, doon pala masasabi mo na, iba, iba. Nasusundan niya. Pahingi ho pambili ng gamon. Okay. Amin ay reseta. Hindi ito, sabi ng doktor. Kaya nga, amin ay reseta. At baka pwede kitang matulungan. Hindi, yun nga ang sabi ng doktor. O sige, bumalik ka na lang pag may reseta ka. Nasusundan ninyo. First, kung kaya mo. Pangalawa, check mo muna kung tama. Sabi ng Lord kasi ganito. Meek as a dove. Wise as a serpent. Yan ang sabi ng Lord, di ba, sa parable of the man, sa manager? Buti pa yung mga tao ng mundo na ito, mas alam nila eh. Ito yung mga tao ng kingdom ko, hindi nila alam. Yung opportunity dyan, mga kapatid, two things are basic to. First, if you have. Second, he has the right reason. I remember one story about a bishop. Na-bless ko siya. Nakwento lang din ko sa akin. Na-bless ko siya ng isang additional finances. Alam niyo, sabi niya, ang laking pera nito. Alam mo, kung tutusin, sabi niya, pwede ko itong gastusin. This is mine. Kung gano'n ang thinking. Nasundan niyo? Pero pinag-pray niya, sabi niya, Lord, bakit mo ako bilis ng ganito? Why? And then, hindi pa siya sinasagot ng Lord, itinabi niya muna. And then one day, may lumapit sa kanya, nagsabi sa kanya, Pastor, please help me. No? Sabi niya, ang son ko nasa hospital. He needs financial assistance. And then upon visiting, nalaman niya nandun. Alam niyo, sabi ng pastor, sabi ng bishop, this is why you blessed me. To help this boy. Nasusundan niyo. Brothers and sisters, we are called and blessed. Amen? We are blessed, blessed to be a blessing. Maybe the question is, ano nga bang good works, Pastor? Alright. Just to give us a simple guideline. Romans 12, beginning with verse 9. Be sincere in your love for others. Hate everything that is evil and hold tight to everything that is good. Love each other as brothers and sisters and honor others more than you do yourself. Never give up. Eagerly follow the Holy Spirit and serve the Lord. Let your hope make you glad. Be patient in time of trouble and never stop praying. Verse 13. Read this carefully. Take care of God's needy people and welcome strangers in your home. Ask God to bless everyone who mistreats you. Ask Him to bless them and not curse them. When others are happy, be happy with them. And when they are sad, be sad. Be friendly with everyone. Don't be proud and feel that you are smarter than others. Make friends with ordinary people. Verse 17. Don't mistreat someone who has mistreated you, but try to earn the respect of others.
And do your best to live at peace with everyone. Dear friends, don't try to get even. Let God take revenge. In the scriptures, the Lord says, I am the one who take revenge and pay them back. The scripture also say, if your enemies are hungry, give them something to eat. And if they are thirsty, give them something to drink. This will be the same as piling burning coals on their heads. Look at verse 21. Don't let evil defeat you, but defeat evil with the grow, with good. Brothers and sisters, let us glow. Let us be a blessing to the world.